Mga kapwa Pilipino, hindi lahat ng artista ay kontra sa ating Pangulong Duterte at kontra sa ating gobyerno dahil marami pang matitinong natitira at hindi putak na putak sa social media. Isa na rito ay si Piolo Pascual na piniling suportahan si Pangulong Duterte. Sa katunayan, kasama sana si Piolo sa maikling presentasyon na ipapalabas sa parating na zona na isushoot sana sa Sagada, kaya lang hindi natuloy dahil linarang at hindi sila pinapasok ng mga opisyal ng Sagada dahil sa kaligtasan ng marami dahil wala pa naman daw kaso ng COVID-19 sa nasabing lugar. At meron namang valid reason ang LGU ng Sagada para gawin nila ito. Gayon paman, nakakatuwang isipin na kahit papano, suportado pa rin ni Piolo Pascual ang ating Pangulo. Lingid sa kaalaman ng marami, sikretong sinusuportahan ni Piolo Pascual ang ating Pangulo kahit na noong mayor pa ito. Kaya nga lang, pinagbabawalan siya ng kanyang kapamilya network na ABS-CBN na hayagang i-endorso ang nuoy Davao Mayor Rodrigo Duterte. Sinabi din ni Piolo Pascual na lagi siyang nagko-courtesy visit kapag nagagawi siya sa Davao City. Kaya lang, hindi siya pinapayagan ng kanyang amo sa ABS-CBN na i-endorso ito. Sa makatuwid, hindi lang siya ang pinagbabawalan. Maraming talents ng ABS-CBN ang pinagbabawalan at hindi pinayagang i-endorso na nuoy tumatakbong Pangulo si Rodrigo. Inamin na rin ni Piolo Pascual na meron siyang sinusuportahang kandidato noong 2016. Sabi pa nito, "I've always been a prodigong ever since." Kaya tuwing nagagawa ito sa Davao, pinipilit niyang bibisita kay Tatay Digong. Kaya nga lang, hindi siya pinayagang mag-endorso. Mga kababayan, hindi natin alam kung ano ang dahilan kung bakit hindi pinayagan ng ABS-CBN, lalong-lalo na itong si Piolo Pascual. Ngunit masakit isipin na may ibang talents ng ABS-CBN, lalong-lalo na itong kadnyel na sikat noon, na i-endorso itong si Marimar, si Mar Rojas. Kaya lang, mukhang na wrong move ng endorser itong si Mar Rojas dahil karamihan sa mga fans nito ay hindi pa maaaring bumoto. Pero kahit sinong Juan pa ang kukunin nito ay hindi pa rin siya siguradong maguguyo ang taong bayan dahil mulat na at hindi na tayo nadadala sa implu. Sa katunayan, mga kababayan, hindi na kailangan ng ating Pangulo na i-endorso siya ng mga sikat na artista para panalo at siya lamang ang natatanging kandidato noon na sinusuyo ng maraming celebrities na bigyan siya ng suporta. Kagaya na lamang nina si Sam Montano, Philip Salvador, Bayani Agbayani, Rubin Padilla at marami pang iba. At willing pa sana si Piolo Pascual na i-endorso siya. Kaso nga lang pinagbabawalan siya ng ABS-CBN kapamilya. At sa hanggang ngayon, nananatiling supporter pa rin si Piolo Pascual sa kasalukuyang administrasyon at sa ating mahal na Pangulong Rodrigo Duterte.